Magandang araw po sa inyong lahat. Babahagi ko lamang sa inyo yung isa kong kaibigan dito sa London na nandito siya sa London at nagtatrabaho. Pero ang pamilya niya ay nasa ibang bansa kung saan siya nagmula. Ngayon, itong taong ito ay merong malaking ambisyon sa buhay. Iniisip niya na sa susunod na 10 taon ay makapagpapatayo siya ng mansyon dun sa bansa nila. At doon ay mabubuhay sila ng payapa ng kanyang 3 anak at ng kanyang asawa. So napakasipag po niya. Magtatrabaho siya rito 12 oras sa bawat isang araw. Apat na beses sa isang linggo. Pagka day off niya ay nag-overtime siya. Kung hindi man dito ay sa ibang kumpanya. Ano pat wala siyang pahinga talaga. Itong 12 oras na pag-aanap buhay ay halos wala ka ng pahinga. Yun ay oras pa lang ng trabaho. Paano pa yung pag-travel mo? So yung 12 oras na nalabi sa'yo sa isang araw ay magta-travel ka na naman pabalik sa bahay. Matutulog ka. Kakain ka. Kadalasan ang tulog mo ay 4-5 oras. Ganun na lang. Ganun pa man ay talagang nag-overtime siya kada day off. Dahil nga gusto niyang maabot yung kanyang pangarap na sa loob ng 10 taon ay maititira niya sa mansyon ang kanyang pamilya. Wala namang masama doon. Lahat naman tayo ay nangangarap. Pero nakalimutan niya na ang buhay ay itong panahon ngayon. Kasi yung nangyari ay parang nabubuhay siya after 10 years pa. Ibinubuhay niya na yung buhay na yun na hindi pa nangyayari. Nakalimutan niya na ang buhay niya ay yung ngayon. Nakalimutan niya na magpahinga. Wala nang kain sa tamang oras. Hanggang sa nagkasakit siya. Ngayon ay lalo nang sumama ang kanyang kalagayan dahil wala naman dito ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Nag-iisa siya rito. Kami ay tumutulong sa kanya pero hanggang kailan? Meron din kaming pamilya. Pinaplano niya ang buhay after ng 10 years. Nakalimutan niya mabuhay sa kasalukuyan. Ngayon ay nakaratay siya sa banig ng karamdaman at walang magagawa ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa kundi manalangin na lang na sana ay malagpasan niya ito. Dahil paano niya pang mararating yung 10 taon na sinasabi niya, ngayon ay may malubha siyang karamdaman, magkulang sa pahinga, sa tamang kain. Siguro may naipon din naman pero malabo nang mangyari yun.
yung mga binabalak niya. So iwasan po natin yung ganun, na dahil sa pag-iisip ng buhay after 5 years, 20 years ay nakalimutan na natin mabuhay sa kasalukuyan, na yun ang ating buhay ngayon eh. Hindi nga natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Bakit natin pinaplano yung 10 taon, 20 taon yung buhay natin? Eh tayo po ay, o ang buhay ng tao ay inihalin tulad lamang sa isang usok na sumusulpot, kapag dakay, nawawala. Ganun lang kabilis para tayo ay magplano ng buhay sa susunod na 10 taon. Ang gawin natin ay iwasan natin ang sobrang paghahangad o pag-iisip ng mga bagay-bagay na nais nating abutin. Hindi lahat ng nakikita natin sa mundo ay gusto nating abutin. Pag nagising ka sa araw ng bukas, pag dilat mo ng mata mo, may pumapasok na hangin sa ilong mo, huwag ka muna tatayo, magpasalamat ka muna. Ibig sabihin nun ay buhay ka. Salamat ka muna bago ka tumayo. Huwag kang bigla-biglang tatayo o kagaya ng ibon na bigla na lang lumilipad. Salamat tayo. Ganun din sa gabi, bago natin dipikit ang ating mga mata, ay magpasalamat din tayo. At sa araw ng kinabukasan, magising uli tayo. Saka natin ibuhay yung buhay na yun para sa araw na yun. One day at a time. Yung sobrang pag-iisip po at sobrang paghahangad na kung papaano tayo magkakaroon ng magandang bukas ay naharap, ay magdudulot po sa atin yan ng iba't ibang uri ng karamdaman. At ang pinakamasakit pa rito ay makakalimutan nating mabuhay dito sa totoong buhay ngayon. Dahil pinipilit po nating maabot yun eh. Sipin mo, kailangan mo ng matulog, hindi ka makatulog. Naghahanap buhay ka. Kailangan mo kumain, hindi ka makakain sa tamang oras, naghahanap buhay ka. Sabi nga nung isang kakilala ko ay ikaw ang pinakamayaman sa sementeryo kapag kaganyan ang ginagawa mo sa buhay mo. Tanging Diyos lang ang nakakaalam kung saan tayo mapapadpad. Dahil nung tayo ay lalangin, ay alam na rin kung kailan tayo aalis sa mundong ito. Hindi mo mababago yun. Diyos lang ang nakakaalam nun. So huwag tayong masyadong mapaghangad at huwag tayong masyadong mag-isip ng kung ano ba ang maganda para sa atin. So tayo po mabuhay one day at a time. Matuto tayo magpasalamat sa Diyos dahil siya lang ang makapagbabago ng kung ano man ang direksyon ng ating buhay. Sobrang pag-iisip at paghahangad ay magdudulot lamang sa atin ng lalong hapis, karamdaman. Kagaya nung kakilala ko, kabiguan. Ngayon, nakaratay siya sa banig ng karamdaman, may sakit na nga siya, matamlay ng katawan. Paano na yung kanyang mga plano na akala niya ay ganun lang? Nakalimutan niyang mabuhay sa kasalukuyan. Kung meron man siyang naipon, ipagpalagay na natin, saan mapupunta yon? Sa pagpapagamot lamang. Iwasan po natin yung ganong pananaw sa buhay.
ibuhay natin ang ating mga buhay bawat araw lang. At lagi tayong magpasalamat. Kung meron kayong mga katanungan ay tungkol sa pressure points ay sasagutin namin sa abot ng aming makakayanan. Kung minsan kasi yung mga ganitong sineshare ko sa inyo ay siguro maaaring makatulong din sa atin. Baka may mga kakilala tayong ganyan o baka tayo nahuhulog na rin sa mga ganyang pag-iisip, ay at least mariremind tayo. Hindi po natin kailangang maranasan ang mga bagay na ito para tayo ay matuto. Tumingin lamang tayo sa paligid natin. Nakikita natin kung paano ang mga tao ay nagdadanas ng kabiguan, mga karamdaman, ay dahil sa maling pamamaraan ng pamumuhay, ay huwag na po nating tutularan. Hindi natin kailangan danasin para tayo po ay matuto. Tumingin lamang tayo sa paligid natin at matututo po tayo. Tandaan natin, ang pakikinig ay mas importante kaysa sa pagsasalita. Kasi pag ikaw ay nagsasalita, alam mo na yung sasabihin mo. Kaya po nga sinasabi. Pero sa pakikinig, ay may mapupulot ka. Kasi hindi lahat ng sinasabi nung nagsasalita ay alam mo eh. O narinig mo na. Malamang yung iba narinig mo, alam mo na nga. Pero yung hindi mo narinig, mapupulot mo panibagong kaalaman. So yun lamang po ang maibabahagi ko sa inyo. Mas maganda ang makinig kaysa sa tayo po ang nagsasalita. Sa pakikinig may mapupulot, sa pagsasalita ay wala, dahil alam niyo na nga po ang sasabihin niyo, kaya niyo sinasabi sa mga tao. Sana po ay maging kontento tayo sa anumang buhay at mga bagay na tinatangkilik natin sa buhay na ito. Kung may ibang tao man na nagtatamasa ng magandang buhay, ay yun po ang kanilang buhay. Huwag po nating hangaring mabuhay doon. Iba-iba po ang buhay na itinakda sa atin ng ating Panginoong Diyos. Iba-iba ang daan na lalakaran natin, hindi pare-parehas. So i-enjoy natin yung ating sariling daan, yung ating sariling buhay. Huwag tayong titingin sa kaliwa, huwag tayong titingin sa kanan. Pagka po tayo ay nakontento, ay tayo na po ang pinakamasayang tao. Sana po ay meron tayong konting napulot dito sa aming senior sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo, lalo higit dito sa lumalaganap na pandemic. Pakishare po ang aming mga video. Pakilike na rin po at gaya ng sinabi namin, mag-comment po kayo, magtanong po kayo. Anong gusto nyo malaman tungkol sa pressure points at pipilitin po namin na masagot ka agad yun. Salamat po sa inyong lahat.